ito na nga ang design ng aming side light window. Mas delikado siya sa mga bata, especially... Ngayon naman, pag-usapan natin kung magkano ang ginastos namin sa pagpapagawa ng window grills. Ito na nga ang final design ng ating window grills. YouTube channel. I'm Mami O. For today's vlog video, isa-share namin sa inyo kung magkano ang nagastos namin sa pagpapagawa ng grills. At syempre, bibigyan namin kayo ng tip-tip tips. At sasabihin din namin sa inyo yung mga pinonsider namin kung ba't kami nag-come up sa ganitong design and layout. For house construction, at if naghahanap din kayo ng mga murang bilihan ng gamit sa bahay, perfect sa inyo ang YouTube channel na to, kaya i-click nyo na agad ang subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa mga bago naming videos. At if sa tingin naman helpful itong video na ito, huwag kayong manghinayang na in-like and comment below na rin for request and suggestion. So, simulan na natin ang ating house construction and costing in 3, 2, 1. Dito pa rin yung mga bisita natin. Hi, Ma! Hi, baby! Oh! Enjoy? Nag-enjoy ka ba? So, yan, di ba? Ang sarap-sarap lang ditong tumambay kasi meron kaming overlooking ng bay. Ayan na nga. So, isi-share ko na sa inyo kung magkano ang nagastos namin sa pagpapagawa ng grills. At tips na rin, tipid tips at lahat ng mga kinonsider namin sa designs and colors. Ito na nga ang final design ng ating window grills. Ito ay pakyawan, so yung bakal, yung pintura, pati labor cost, iisang presyo na lang. At ayan na nga ang naging final design ng aming window grills. If mapapansin nyo, combination niya ng vertical and horizontal lines, pero mas marami ang horizontal, yung pahal lang. Kasi ayaw namin yung puro naka-vertical, yung nakapatay yung lines kasi nagmumukhang grehas kapag nakasilip ka sa labas. Disclaimer lang, Team O, ha, na lahat na mga isa-share namin sa inyo ngayon ay aming opinion lamang at preference sa pagpapagawa ng bahay. So, iba-iba tayo ng trip sa buhay. So, maaaring sa inyo maganda, maaaring sa amin hindi. So, depende yan sa gusto nyong kulay or design. So, let's start na! Siyempre, dahil team puti-puti tayo, color white yan. Kasi mas hindi siya magulong tignan. Nagmumukha lang talaga siyang part ng bahay. Nagko-complement siya dun sa kulay ng bahay. Kasi kapag nagdagdag ka ng ibang kulay dyan, like blue or black, mas complicated siyang tignan. Unlike kapag white, nagbe-blend lang talaga siya. Hindi siya talaga nagmumukhang grills. For us, the simpler design, the better kasi mas maganda siya sa paningin and hindi komplikadong tignan. Bali, meron kaming 10 bintana na lalagyan ng grills. So, meron dyan dalawa ang bilang dahil malaki tulad nitong nasa taas at itong nasa babang front windows namin. So, dalawa ang bilang dyan kasi malaki ang size niyan. So, total of 10 ang lalagyan namin ng window grills. Dodoblihin pa lahat ng pintura ng grills namin. And by the way, Team O, take note na ang ginamit naming bakal ay GI. Yun yung mas magandang klase ng bakal. Hindi nangangalawang, unlike dun sa BI. So, make sure na imi-mention nyo yan sa mga contractor nyo. Mas pinili namin na i-install itong grill sa labas ng bintana para rin hindi hassle magbukas-sara ng sliding window. If mapapansin nyo rin, nakapasok yung pag-install ng grills kasi mas kinonsider namin yung space kasi sayang naman, diba, kung nakahambalang pa siya dun sa daanan, plus mas delikado siya sa mga bata. Especially, syempre, meron kaming kasamang bata dito, magtatakbo siya. So, baka mapatama pa siya dun sa nakalabas na grill. Plus, sayang pa nga yung space imbis na madadaan-daanan pa siya. So, yan. Mas pinili naming ipasok yung grills niyan. Ito yung view naman kapag nandito tayo sa loob ng bahay. So, makikita nyo na hindi pa rin siya komplikadong tignan. Lalo na kapag may view. Diba? Mas maganda pa rin na hindi nahihirapan kayong sumilip sa labas. Plus, tignan nyo to, Team O.
Isa sa mabibigay kong tips sa inyo, maglagay kayo ng... fire exit. So yan, lagyan namin ng isa sa kwarto para syempre kapag nagkasunog, nagka-emergency, meron talaga kaming malalabasan. Especially yan nga, sobrang intact ng pagkakakabit namin. So mahihirapan kaming i-unscrew yan. So mas mabuting maglagay ng fire exit. Syempre lalagyan din yan ng matibay na lock. And at least, diba, makakasilip ka ng maayos sa baba. Hi, Ma! Again, lalagyan natin yan ng lock dito sa may loob. Yung madaling buksan kapag nandito ka sa loob, pero mahirap pag nandun ka sa labas para secured pa din. Siyempre, yung screw niyan nasa loob ng bahay. So, safe talaga. So, hindi siya basta-basta mabubuksan ng mga magnanakaw. Kasi, di ba, usually, ang mga grills nasa labas yung screw. So, sa amin, niloob yan. So, tatakpan mo lang naman yan ng cortina or ng blinds, hindi na yan makikita. Dati talaga ang gusto ko is nasa loob yung grills. Pero buti na lang talaga sinunod ko si Daddy O. Kasi meron pala talagang ways kung paano mo siya ilalagay sa labas pero maganda pa rin sa paningin at safe pa din. Shout out kay Miss Mariela Patriarca! Thank you so much for supporting our vlogs. Shout out na rin kay Miss Candy Snackman. Ako, marami pa po kayong aabangan sa aming YouTube channel. Shout out din sa Kang Family Channel. Annyeong haseyo. Take care always. Imagine kung nakatago sa likod ng cortina yung grills. So, di ba, pwedeng-pwede dyan makantuhan yung mga bata or kaya makauntog. So, di ba, nakakatakot pa. Mas malaking gastos pa pag na-ospital. Ito na nga ang design ng aming side light window. So, ito yung pa-vertical na window sa gilid ng aming pintuan. We want to make it simple and also unique. So yan, makikita nyo na very simple lang naman ang pinaka-design yan. Pero, merong initials namin ni Daddy O. So yan ang initials ng aming pangalan, MNK. Diba, since pare-pareho kami ng bahay dito, sasabihin mo lang na yung may initials ng MNK, yan na yun. O, diba? So madaling hanapin yung bahay namin. So yun nga ang aming uniqueness sa grills. Again, ganyan yung itsura kapag nandito tayo sa loob. Diba? Ang ganda pa rin, hindi complicated tignan. Then, makakasilip ka pa rin sa labas. Diba? Ang ganda ng grills namin. So, make sure lang din na yung mga mister dyan, hindi yan sasampayan ng kung ano-ano. Nako, nakakagigil yung mga gano. May nakasampay na medyas, may nakasampay na hanger. Diba, Daddy O? Ngayon naman, pag-usapan natin kung magkano ang ginastos namin sa pagpapagawa ng window grills. Ito po ay pakyawan. So, may iisang presyo lang para matapos nila ang 10 window grills. All in all na yun na may kasama ng labor cost pati materials. Tulad yan ang sinabi ko kanina, gumamit sila ng GI, yung mas matibay na klase ng bakal. Kasama na rin dyan ng pintura pati installation. At ang presyo, 32,000 pesos para sa 10 window grills. Meaning, per grill, 3,200 pesos all in na yan. Ipit na yan siya na yan. At ayan nga, Team O, tapos na natin ang grills. Napatag na rin ang labas ng bahay. So, ngayon naman, pupunta na tayo ng hardware kasi bibili tayo ng construction materials para sa ating project number 5. So, ang ating project number 5, gagawin na ang ating front lawn, ang harap ng bahay, slab for terrace, gagawin na rin ang ating kitchen, at gym ni Daddy O, plus may stock room pa. Ayan, yung paunang construction materials para sa project number 5. So, umabot ng 50,230 pesos. So, meron pa kaming free. Ayan. At ayan na nga, dumating na yung construction materials natin para sa ating project number 5. So, ayan na, sisimula na talaga yan. Dahil na umabot ng 50,000 yung bill natin, ang hingi ulit kami ng free. So, ayan, binigyan kami ng free timba at free pala.
Yan, di ba? Sayang din yan para at least meron kaming mga naitatagong items dito sa bahay. Ayun, tutulong sana ako, kaya lang baka maging pabigat ba ako. Baka pati ako buhatin nila. Imbes na mapabilis. Bumagal pa, no? Tuwag na. Mukhang nakakaipit siya ng kamay. So. Baka cargo ka pa nila. Cargo dalisay. Ayan, so makikita nyo naman na sobrang daming bakal talaga nagagamitin. So partial pa lang yan, ha? So if ever, kukulangin pa talaga yan dahil nga magsaslab na tayo. Then, dito, ayan, magsisimula na rin sila magpasok dito ng mga semento. So, ayan. Meron ding mga semento, syempre, dahil nagkulang na yung mga pinamili noon. So, make sure lang na sa loob nyo ng bahay yan ipapalagay. Dahil, yan, pag naulanan yan, baka maging sementado yung labas bigla. Ito, mga yan, pwede yan sa labas, syempre. Then, yung bakal, pwede rin. Kaso nga lang, baka pagising mo, wala na. At ayan nga, Timo, di ba? Ang dami pa nating in-order na construction materials at excited na magsimula ng ating project number 5. Kaya, marami pa kayong aabangan ng mga house construction update, pati na rin murang bilihan ng gamit sa bahay. Kaya, i-click nyo na agad ang subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa mga bago naming videos. At if sa tingin nyo na helpful itong video na ito, huwag kayo manghinayang na i-like and comment below na din for requests and suggestion. And please also follow us on Facebook, Instagram, and TikTok at Team Agad Vlogs. Again, thank you so much for watching. We love you! At ginabi na po kami. Pasok lang namin to, nagkainan po kami sa labas.